Si kita po niyo, oh. Masok yung kawis. Gulong natin. Dangerous. Good morning. Once again, sa Jerusalem Forest po tayo. Enjoying the summer breeze of Jerusalem Mountain sa panahon ito. Sa technical trail. Kasama ko po ngayon si Sir Denver. Siya po yung gumawa ng trail na ito. Pinangalanan po niya ito. Anong pangalan ng trail na ito, sir? Wala pa. Ay, wala pa. So, hopefully, pagkatapos po ng trail na ito, mabibigyan natin ng pangalan. We are going to try this. Marami po siyang ginawang mga ramps na susubukan natin. First time din po natin gawin. Kaya, join us with this trail. Ito po, nakita po ninyo. Isa po ito sa ginawa niyang, ginawa niyang ramp dito para po sa atapang na tao. Dito pa ba yun, bro? Yeah. Yung tinaron ng atapang atao? Ay, hindi, sa kabila. Mamaya ulit yun. Sa kabila po yun. But ganun po, ganito po talaga yung tao kapag passionate ka sa inyong hobby. Maglalaan ka talaga ng panahon, pagod, effort. Kaunting silip tayo sa bababain natin mamaya. If you can see, loose po yung ground. Ang dami pong mga debris. Batuhan pa oh. Pero ito po yung challenge dito. Kahit po yung motor oh, nahihirapan sa pag-akyat. Buti na lang kami, hindi kami nahihirapan. Na natin mga kaibigan. Let's start the begin. After Sir Denver. Kaya yung yung technique po dito, kailangan po meron tayong distansya kasi loose. If in cases po na kailangan nating i-assess yung mga dadaanan natin, kailangan bigyan natin ng space yung bawat isa para maka-assist tayo sapagkat pag masyado tayong malapit, hindi po natin matatansya at makikita yung daanan natin. Saan mo ako? Oh, at kung sakaling nagkaroon ng what you call this failures na hindi sinasadya, pwede nating ma-aksidente yung kasama natin. Kaya ride safe po palagi mga kapatid. Konting tip lang po yon para sa ating mga trail riders. Okay sir, let's go. Thank you Lord. Wow. Tapunin niyo. Oh, kahit kano man po natin gustong i-control, nagkakaroon po yan. Pumasok po yung butda, kahoy sa ano natin. Sikita po niyo, oh. Masok yung kahoy sa gulong natin. Dangerous. Dangerous. Okay. Tuloy po. Sinunggap na ng kayo, sinan na naka. Ayun po, kailangan po dito yung malakas na preno at saka yung confident. Kailangan marunong tayo sa brake control. Kita po ninyo. Ayun o. Kapag talagang dikitan tayo, ay nahihirapan tayo. Op! Yun. Natutumba tayo kapag hindi natin sinasakyan ng bisikleta. Mas maganda kasi sakyan natin yung bike.
Nakangato kami ng tugawan lahat. Oh, okay, okay. Anong nangyari dito? Ayaw bumaba ng ayon. Let's go. Hop. Yeah. Nice one. Okay. Let's go. Let's get ready to rumble. Kailangan po yung brake modulations dito. Palagi natin chine-check yung braking, biting point ng ating brakes. Ano? Parang ang haba kanina ng nilakad natin. Pero pagbabain natin. Okay, okay. Nice one. Here we go. Second part. Na. Sige. Hinahan po natin si sir. Pinapauna po niya tayo. Yeah. Nice one. Go, 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 go. Nice. Again, slow. Okay, tuloy po tayo. Nice. Very important po na kumakalat po yung brakes natin. Yun po yung disadvantage talaga pag wala pong distancing. If in case na nagkaroon ng sudden stop yung kasama natin, pwede natin silang matamahan. So, at least 5 meters minimum yung distancing pag ganito po yung dinadaanan natin. Pero kailangan din na nakikita mo yung guide para at least meron kang information kung ano po yung mga parating na obstacles or something style ng trail. Pag mga drops, may mga sudden na mga cornerings. May mga what you call this, obstacles. Kaya may distansya pero at least nakikita mo siya. Very important po yun if you're having a lead or sinasabi natin na guide. Napaka-importante po. Lalo-lalo na pala pag hindi mo alam yung daanan, mawawala ka. Nice one! Mayroon pa. I love this. Pero tayo, yung spacing natin, I think 3 meters lamang. Medyo ginaganahan tayo. Ganito sana yung spacing. At least 5 meters. Let's try to maintain yung ganito na spacing. Okay. Dito po tayo sa... Oh. Sorry po. Hindi ko po natansya yung kahoy doon. Tumama yung handlebar. But so far, wala pong nangyari. Na, bumaba na kasi Sir Denver. Go, 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 go. Kinmama handlebar ko, Jay. Kayo, Jay. San ko nga natan siya.
Yun na naman. Naging close na naman yung fencing natin. Sarap! Nagkakaroon po ng maraming drugs sa gulong natin, oh. Ibig kong sabihin talagang mabilis. Ito po yung tuloy. Accordingly kasi din ba? Ito po yung talagang originally and purely na ginawa niyang trail. Subukan natin, trace mates. And by the way, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-ride. So here we are again. Hop. Hop. Wow. I love it. Hop! Kamuntik na naman yun, oh. Dudulas tayo. Ayos. Ayos to. Solid, solid. Here we go again. Oop, yeah. Nice one. Good. Great. Nice, nice, nice. Okay, okay. Sometimes, masyado ko pong nahihigpitan yung ating brakes. Doon po nagkakaroon ng mga kamuntikan na pagkatumba natin. Sapagkat with sudden brakes, tapos very steep pa. Okay, okay. Nice one. Hop. Okay, drunk. Okay, okay. Yan po yung disadvantage pag masyadong malakas yung brakes, especially kapag walang modulation. Konting pitik mo lang, kumakagat na. Especially pag hindi mo kailangan. So either mapasubsub tayo or sisimplang tayo. Okay. Nice one. We are enjoying it too much. So much fun. Nice one. Sabi ko na nga ba eh. We are just preno. Okay lang. Pinag-uusapan natin yung brakes. Kamali ko po sapagkat
Hindi ko na-release yung front brake natin. Tanta. Na? Ano, suspension disco ko to. Okay, ko na-release yung front brake ko. Okay. So nga, ganyan rule. So nakita po ninyo, example na po yun. Hindi na po kailangan ikwento. That's actually literal and practical example. Kapag po hindi natin nabibitawan yung brakes, mga ganong sitwasyon. Wala pong we are going so aggressive, mga tracemates. Bumunggo tayo. Yun nga kasi. Sabi natin, spacing, spacing. Pero matigas, matigas yung ulo talaga ng Pilipino. Pag nag-i-enjoy, nakakalimot na. May dugo, may dugo. Okay lang yan. Malayo yan sa bituka. Okay. Gas-gas lang, at least saan nga na ipakpak. Wow eh. Yee-hoo! We did it. Nice roll. Nice one, nice one. Nick. Okay. Okay. Salamat po. So nagkaroon po tayo ng what you call this, gas-gas dahil po sa what you call this, hindi natin natansya masyado yung preno natin. Pero at least gas-gas po siya, hindi po siya yung talagang ano. Alright, yun na yung ride natin. At yun, may gasgas si runner. Yan. Pero malayon sa bituka. Kasama ng game yan. Oh, sa okay. Tray. See you sa next trail kasi pumunta kami sa kabilang bundok. That's first round. Subukan ulit natin yung susunod.